So, hi guys. So, sabi ko naman, gagawin ko ng separate video itong iPhone 4 review na binili natin sa Shopee kahapon lang. So, ito, ginawan ko na siya ng separate video. Matagal itong cellphone na to, 11 years ago na siya. So, ang design niya, kapareho lang siya ng mga bagong iPhone ngayon. Front glass and back glass. Kung makikita nyo, yan ang luma kong nabili noon. Nabili ko yan with my very own money. Pinag-ipunan ko siya galing nga sa sweldo ko, sabi ko nga, di ba? Pero ginanyan ko na siya kasi nabasag na yung front and back. Ang ginawa ko, tinanggal ko na rin. Pero gumagana pa yan. Working lahat ng parts. So, good for parts yan. So, gagawin ko, assemble ko ulit yan. Siguro sa dulo na, siguro sa huli na kapag may budget ako para sa restoration, hindi ko naman ipa-priority yun. Kung makikita nyo, first things first, kapag bumili kayo ng mga second hand phone, katulad nito, kailangan nyo munang i-reset. Kasi baka biglang may Apple ID na naka-install, so yun, huwag kayong magtiwala. So, i-reset nyo, erase all content and settings yung cellphone. Gawin nyo lagi yan every time na bumibili kayo ng iPhone. Especially kapag iPhone ha, pero kahit kapag Android naman, gawin nyo pa rin. So yun, medyo binilisan ko yung part dito kasi nga ayoko naman magsayang lang ng video tapos wala naman ako sasabihin habang hinihintay nyo na i-reset ko yung phone, di ba? Hindi naman nakakatuwa yun. So makikita nyo, ayan, Apple logo. Dalawang beses maglo-loading yun. So guys, kung may nakita kayong Apple ID account na nakalag-in before or alam nyo naman yun kung na-bypass lang, is mag-request na kayo agad ng refund unless kung naka-indicate naman na bypass iPhone. So yun guys ha, tignan nyo lagi sa description kapag order kayo kung bypassed iPhone ba siya o unlocked. Pero kung nakasulat ay unlocked, pero merong activation lock, merong Apple ID, yun, mag-request kayo ng refund. Pero kung nakalagay naman na bypassed, cannot be reset, may nakasulat na ganun, at nireset nyo, kasalanan nyo na yun, wala nang kasalanan ng seller doon. So yun lang, tips and tricks lang. Ako naman kasi personally, binibili kong mga iPhone, kapag gusto ko ng iPhone, is yung mga bypass lang kasi alam ko naman ang gagawin ko kapag nasira and medyo mura lang siya. So yun, i-activate na nga natin yung iPhone na nabili, titignan natin kung may account. So ayan, sa setup natin siya. Medyo malabo yung nakuha ko na pang voiceover na iPhone, which is hindi nakakatuwa kasi nga hindi ko mabasa yung mga nakasulat. So ito ata ngayon, tinatype ko na yung password, tama, tinatype ko na yung password ng Wi-Fi. So yan, kinoconnect ko na. Pero during activation, nag-fail siya kasi oo nga pala, nakalimutan ko. Kailangan ko pala mag-install ng SIM card. So yan. Una ko in-install SIM card is yung Globe. Pang-testing ko talaga yung Globe. Pero dito sa point na to, natuwa ako kasi nga yung mismong phone na-detect na nakalock siya sa Smart, which is cannot be used sa Globe. And gustong-gusto ko naman kasi nga talagang certified na dito galing lang sa Pilipinas. So yan, nakalock siya sa Smart. So ang gagawin natin, hindi accepted yung Globe. Ngayon, nag-install tayo ng pang-Smart. So pagka-install ang SIM card doon na, ano, na, ng Smart, eh naman, in-accept naman ng phone yung SIM card. So ayan, kung makikita nyo, which is nakakatuwa. Kasi ibig sabihin noon, legit siya, nagaling siya sa Smart dati, sa previous owner. So ito ang gagawin natin, i-skip muna natin yung pagsasetup ng, ano, mga Apple ID ganyan. Skip lang natin siya. Set up as a new phone ha. Baka makalimutan nyo, ma-restore nyo sa dati. So yan, i-accept nyo lang. So ito nga, legit na nawala siyang previous owner. Walang activation lock. Which is, thank you so much sa seller. Yan, nilalagay ko yung pangalan ng shop nila dyan kahit hindi sponsored. So maraming salamat sa inyo. Nilalagay ko na lang pala sa description kasi medyo mahirap mag-edit sa laptop ko. At medyo mabagal siya. So, gagawin muna natin, ito-testing muna natin. Siyempre, first things first, kailangan natin i-off ang Bluetooth. Kasi nga, di ba, kasabihan noon, na kapag naka-on ang Bluetooth is nava-virus. Pero hindi naman totoo yun. Pero gawin na rin natin, lalo na sa mga Nokia users dyan. Ako talaga personally, simula ako sa Nokia. So, tinanggal ko na ulit yung SIM card kasi ayaw ko naman din talaga lagyan ng SIM card itong cellphone na to. Muntik akong bumili kanina, buti na lang wala eh. Gumastos pa sana ako. Ilagay natin yung free na case. Kasi kung makikita yun, di ba meron namang free na case na nakasama doon sa ano. In-unbox natin kahapon sa Shopee, which is so cool. Next naman is, mag-change tayo ng wallpaper. So makikita yun, i-offer nyo lagi yung ano ha, yung automatic brightness kasi nakaka-lowbat yun. Mabis malowbat. Kung makikita yun, iOS 7.1.2 wallpaper siya. Napakalaking throwback kasi last ko talaga nakita, grade 6 pa ako. Talagang ano, gustong-gusto ko yan yung unang-una ko ako nakakita ng ano, iOS 7 update. Ang lakas baka cool. Next naman, i-check nyo lagi yung about kasi baka yung nabili nyo pala na storage is halimbawa 16GB in order nyo, 8GB lang dumating. Pero yan naman yung order ko, 16GB talagang okay na okay. Naka-indicate doon na 70% lang daw siya na ang quality niya. Ibig sabihin maraming gasgas. Pero, actually, itong cellphone na dumating sa akin, pwede na itong gawing 90. Ang kinis eh, tapos ang puti pa. Kulang lang sa linis ng dumating, tapos okay na okay pa lahat. Okay yung earphone, okay lahat, walang problema.
Ah, makikita yung pala kung iPhone 4 and 4S. Yung iPhone 4, wala siyang panorama kung makikita nyo. Yung ng panorama. 4S kasi meron na eh. And iharap ko yung camera. Medyo mabagal na yung loading niya. Siguro ngayong time lang na yan. So, ayan ako. Hi, guys! Naiya ako kaninang kumaway eh. Kasi ano, on the spot na yun, tas ang dami nanonood. So, anyways. Yan, ilalagay na natin. Kailangan hindi ako mabakanta sa sasabihin. Kaya pag mga nonsense, nasabihin ko na lang. Mahilig akong ano, i-drop sa pinakamababa yung brightness. Kasi sakit sa mata. May kita, i-check nyo muna. Wala siya naka-install na iCloud. Siguro next video, mag iPhone 4 testing ako. Mag-games ako dyan. Ang games ko lang nalaro, pinapauna ko na ha. Hindi po ako nag-mobile legends. Hindi din ako nagsi-COD. Ang alam ko lang is Angry Birds. Hindi, joke lang. Alam ko lang yung King of Fighters. Itatry natin kung gumagana ba yon. So, dito sa point na to, ayan, kinuha ko yung isa kong iPhone 5S. Itong iPhone 5S, grade 7 pa ako to. Galing sa... Hindi ko pwedeng sabihin. So, ayan, kung makikita nyo, ito yung kasi, yan kasi yung size na sumunod sa iPhone 4. Kasi iPhone 4 is 3.5 inches. Ang sumunod naman is 5.5S and 5C, which is 4.0 inches. And kung makikita nyo sa charger, ang iPhone 4 and 4S, ito pa yung pinakamahaba na 30-pin connector. Nakatanggal ang angas. Pero yung ano charger naman ng iPhone 5S is 8-pin connector siya, which is pinakamaliit and pwede mo na siyang i-harap at likod. Nakakatanggal lang angas yon. So, may kita yun. Medyo mataas talaga yung iPhone 5S. Medyo manipis din. So, ito testing naman natin yung nasa loob niya. In-unlock ko muna yung 5S. Hindi ako nag-enable ng fingerprint kasi delikado pag tulog. So, ayun. Ang una natin muna i-check is yung camera. Kung makikita nyo sa iPhone 5S, ito, yung iPhone 5S kasi hindi ko magamit yan sa ano eh, sa may SIM card kasi nakalock yan sa T-Mobile, hindi ko ma-unlock. Kung makikita nyo, marami ng option. Sa iPhone 4 pala, wala pa siyang time-lapse. Nakakalungkot. Yan, medyo marami na siyang option. Tapos sa 5S, meron na rin panorama. Tapos, ayun. Medyo cool. Tapos next naman na features niya is, check natin yung contacts. Alam ko sa contacts ito, meron pinakabagong features pag mag-a-add ka ng names eh. Hindi ko lang sure kung ano. Tapos mag-a-add tayo ng contacts. Sayang lang, hindi ko may pakita sa inyo yung voicemail at text message kasi nga sa iPhone 5S. Hindi ko kasi malagyan ng SIM card yung 5S ko. Nakalock siya sa T-Mobile. So, hindi ko na yung malagyan ng example. Nakakatanggal angas tuloy. So, ini-unlock muna natin. Itong iPhone 4 na to, wala pa siyang apps kasi nga gusto ko i-review ko sa inyo ng fresh na fresh. Ayoko nang may mga ano. So, yan. So, bubuksan ko yung... Nakalimutan ko, wala palang Instagram yung iPhone 4. So, yan. Papakita ko Instagram ko. So, yan. Follow me. At DJ. Kung kalimutan. Bukan yung kalimutan. Gusto yung ogulo. So, anyways, wala akong makita. Enough ko yung wifi yan kasi yan yung ginagamit ko na pang-vlog. Yung 5S. Wala lang. Ang ganda lang. So, yan lang. Pinapakita ko na yung screen size. Kasi 3.5 inches yung sa iPhone 4. Kapareho nga yung iPhone 4S. And yung iPhone 5S 5C. And SE naman is 4 inches para para sila ng size. Para para din ng ano, casing. So, ayun. Kung speed comparison naman ng 5S app tapos iPhone 4, hindi ko nagagawin. Kasi talaga mabilis naman ang iPhone 5S compared sa iPhone 4. So, yun, medyo unfair na yun. Tsaka katangahan na rin naman kapag gawin ko pa, diba? Tapos sa photos naman, ayun, medyo private yung photos sa iPhone 5S. Kasi meron ako mga photos na hindi madelete. Tapos, music icon naman. Kung makikita nyo, sa iOS 7.1.2 is medyo old version siya compared sa pinakabago ng ano ng iPhone 5S. So, yun. Wala na akong masabi. Kung makikita nyo, medyo mabilis talaga ang 5S. Pinapakita ko lang talaga yung comparison ng screen. Sayang nga, color black kasi yung ano eh, iPhone 5S ko. Kasi ayaw ko na naman kumuha ng kulay black na 4. So yun lang, wala na ako masabi. So thank you so much for watching this video. Follow nyo ako dito. Tapos follow nyo na rin ako sa Instagram @_D_J @DJ. So thank you so much guys for watching.